Sa pagpapatuloy ng ating biyahe, hindi natin palalampasin talaga dito ang Vican. 380 ito anak, 4 liters. Yung isa pong malaki? 650 long. 380. Walang, walang. Dalawa na. Isa lang, Nay. Ay, dagdag ko ng para 1,000 na. Hindi, Nay. 350 lang yun, Nay, di ba? 380. Tapos, ito 600. 650. Oo, dalawa. Ito po ba? Oo. Dalawa na, anak. Isa lang, Nay. Ako lang po tayo sa bahay. Wala po. Ito, anak. Pinakurat. Tikman mo ito. Magkano yan, Nay? 300 lang. Eh, ganun din. Hindi ako sanito tumikim ng ano sa suka. Suka na may... Ganun lang, Nay. May templado, anak. Pag kumain, magmerienda kayo, magsarap ito. Yun na lang, Nay. Okay na yun, Nay. Pwede na. Diba, Nay? Oh. At matapos nga namin makipagtawaran ng suka kay Nanay, kami dumiretso na sa aming destination, ang Vican City. At syempre, madadaanan ninyo ang isa sa pinakamagandang ambience sa lugar na ito. Pwede kayong mag-stopover dyan. At hindi mawawala ang tulay na ito. Ang tulay na ito ay tinatawag na Nocarino Bridge. So kapag dumadaan kayo sa tulay na ito, makikita nyo ang napakagandang kabundukan. At lalo nating ma-feel ang norte. Syempre, very historic ang lugar na ito. At ang lalo't lalo na ang tulay na ito. Ilang sandali lamang ay makakarating na tayo sa ating destinasyon. Yun nga ang ating sinasabi, ang Vican City. So ito na nga pala guys, ang Vican City. Makikita natin dito yung mga ancestral house. At syempre, parang feel na feel mo na ikaw ay nasa panahon ng mga tatlong paring martir. Kilala nyo ba kung sino-sino sila? So guys, bago pa ako magkwento tungkol sa Vican City at kung ano ba meron dito sa Vican City at bakit ba ito sikat sa norte, papahinga muna tayo at syempre malayo-layo rin ang ating biniyahe kasi mula sa Pampanga papunta dito sa Ilocos Tour ay bibilang din halos mga 5-6 na oras. Pero bago kasi kami pumunta dito sa Vican City, dumiretso muna kami sa San Quintin Abra. At syempre sinilayan din natin ang ganda ng Abra sa next vlog ko. Papakita ko sa inyo kung ano ba meron sa Abra na napakaganda nga namang lugar ang Abra. So by the way guys, nandito na tayo sa hotel kung saan kami nag-check-in. By the way guys, ang hotel pala na ito, katabi lamang ng Calle Cristologo. Kaya mamaya, pagkatapos na magpahinga, kami lalabas. Kasi paglabas mo lang dito guys, andito na kayo sa Calle Cristologo. Mamayang gabi, makikita niyo ang ganda pala dito sa Vigan. Papakita ko sa inyo sa susunod na vlog ko. Pero sa ngayon guys, magpapahinga muna tayo dito sa ating tinuluyan. Kaya patuloy niyo akong samahan guys dito sa ating biyahe pa Vican. Ikikwento ko sa inyo mamaya kung ano ba ang istorya tungkol dito sa Vican at sino-sino nga ba ang mga taong dapat mga lalahanin kapag ikaw ay nasa Vican City. Kaya hanggang dito na muna guys, papahinga muna kami at sa susunod ulit natin pagkikita sa susunod na vlog.